Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan? Welcome po sa Usapang Tito Manny. Ngayon po ay September 4, Sunday. So ako bilang Romano Katoliko, ako po ay nagsimba kanina. Pero bago po yan, binabati ko po ang ating mga viewers na nasa ibang mga reliyon o sekta. Kaya kayo ay INC, Sabadista, Protestante, kung ano man. Ito pong episode ko po ngayon ay tungkol sa Romano Katoliko. So I just hope you bear with me. Meron lang po kasi akong nabasa dito sa Manila Times na sinulat ni Franco Jose Baronia na ang headline niya, Church Detached from Poor, Cardinal Admits. So itong mga taga-simbahang Katoliko ay tanggap na ang simbahang Katoliko ay malayo or hiwalay sa mga mahihirap. Alam nyo, yan ang inggit ko sa ibang reliyon at ibang sekta. Hindi nila pinababayaan yung kanilang mga marginalized, yung mga hirap sa buhay. Maraming mga ibang reliyon dyan. Hindi tumitingin sa kalagayan mo sa buhay. Mayaman ka, mahirap ka, pantay-pantay ang tingin nila. Walang division, walang gap. Meron silang pagkakaisa. Sad to say, dito po kung saan akong nakaanib bilang Romano Katoliko, nakikita ko rin po ito. Itong sinasabi ng kardinal na ang simbahang Katoliko ay detached o hiwalay sa mga mahihirap. So ngayon po, hihimayin ko lang po yung mga sinabi nitong paring ito at magbibigay lang po ako ng sarili kong opinion kung bakit sa tingin ko rin ay malayo ang gap ng simbahan at ng mga mahihirap. Sabi po ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula, he admits that there is a dark and wide gap between the church and the poor in the country. So talaga the wide gap, and it is dark, madilim. Bakit kaya nagkaganon? Tingnan po natin. Sabi niya rito, our local church is far from being the church of the poor that we aspire to be. So ang aspiration pala ng simbahang Katoliko, sila ay maging church of the poor, simbahan ng mga mahihirap. Pero ngayon ay napakalayo nito doon sa sinasabi nila na aspiration nila na maging church of the poor. Bakit kaya? Para po sa akin, kagagawan din yan ng simbahang Katoliko. Lalo na po nung panahon ng kampanya. Mabalik po ako doon ha. Kasi doon mas naging noticeable ang gap ng simbahan at ng mga mahihirap. At hindi lang po ito yung basta mahirap na mahirap ha. Kasi alam nyo naman sa mga Pilipino, pag middle class ka, hindi ka naman considered mayaman. Ako po middle class. Andito po sa medyo mababa ang kalagayan. Bakit po nagkaganon? Pansinin natin nung panahon ng eleksyon, nung kampanya, sino ang pinahahalagahan ng simbahan ng napakaraming pare at madre at mga opisyalis pa mismo ng simbahang Katoliko? The elite, yung mga mayayaman, ang kanilang binigyang pansin ay yung kanilang mga manok na mayayaman. Tulad halimbawa ni then Vice President Lenny Robredo. Nakita naman po natin kung paano nila i-pamper, i-baby, at halos gawing santa itong mga elitistang grupo ni Lenny Robredo. Parang naging concerted effort ng simbahang Katoliko. Kalimutan muna natin lahat ang ibang bagay. Huwag natin pansinin. Bigyan natin ng ating tuon itong kampanya ni Lenny Robredo. O hindi ba totoo naman? So nagkaroon ng gap at lumaki ng lumaki yung gap between the elite and the poor. Nagpaka-elitista itong simbahang Katoliko. Nakalimutan na nila itong mga mahihirap nating mga kababayan. Tuloy po natin. The church does not know the poor and the poor do not know the church. O hindi po ba? Hindi nakilala ng simbahan ang mga mahihirap, lalo na nung panahon ng kampanya. Hindi na sila nabigyan ng kaukulang pansin, lalo na po itong mga hindi nila kaalyado. Itong mga hindi naniniwala sa kanilang kandidato.
lalo na doon sa mga sumusuporta kay Bongbong Marcos. Hindi ba ang bansag ng mga pinklawan na to sa mga supporters ni Bongbong Marcos mahihirap, dukha, hampas lupa, walang pinag-aralan, mga patay gutom dahil hindi sumuporta sa kandidato nila. At dahil ang simbahan ay panik kay Lenny Robredo, lalong na-set aside itong mahihirap na mga BBM supporters. And during that time, tuwing magsisimba ako, kami ng aming pamilya, paunti ng paunti ang mga nagsisimba. Kanina nagsimba ako, niwala sa kalahati ang attendance ng mga nagsisimba. And this is happening every Sunday mula pa po nung kampanya, election after the election hanggang ngayon. Hindi pa po bumabalik yung panahon na talagang punuan ang mga simbahan tuwing Linggo. Bakit? Dahil yung mismong matataas na opisyalis ng simbahang Katoliko ang nagbigay ng gap between the church and the poor, lalo na dito sa mga BBM supporters. Kahit ako nga eh, during that time, nagkaroon ng mga pagkakataon na hindi na ako nagsisimba dahil ang naririnig ko na lang sa mga pare sa kanilang homily ay puro pambabatikos sa mga Marcos. Hindi na si Jesus ang kanilang ikinakampanya, si Lenny Robredo na at si Kiko Pangilinan na. So kung ikaw ay mahirap or middle class or maka-unitim, magsisimba ka pa ba naman kung ang maririnig mo lang sa bibig ng mga paring ito ay puro anti-Marcos na pagpapahayag? Saad pa niya, our poor and marginalized brethren feel that their views and values are disregarded in our church communities and organizations. Totoo yan, dahil porque hindi sila makaleni o hindi sila mga pinklawan, hindi na binibigyan pansin yung kanilang views and values. Parang wala ng value kaming mga BBM supporters sa simbahang Katoliko dahil ang kanilang sentro ng atensyon ay nasa kampanya ni Lenny Robredo. Sabi pa ni Advincula, distributing dole outs is not enough and the church must be immersed deep enough in the lives of the poor so that we smell like the poor. Ganun naman kasi dapat eh. Dapat makita ulit ng simbahang Katoliko, lalo na yung mga pare, pamarisa nila si Jesucristo. Nag-amoy mahirap dahil siya ay nag-dwell within the poor. Hindi tulad nitong mga paring ito na ang tingin sa mga mahihirap ay napakababa only because they are Bongbong Marcos supporters. Real talk lang po yan. Katotohanan po yan. Kitang-kita natin yan nung panahon ng kampanya. Sabi ni Advincula, we must immerse ourselves in the life of the poor, be friends with them, journey with them, empower them for a mission, include them in the life and activity of the church, and advocate for their dignity. Ngayon sasabihin niyo yan. Immerse yourselves in the life of the poor, be friends with them, journey with them. Bakit nung panahon ng kampanya, initsapwera nyo ang mga BBM supporters dahil lang sa hindi sila panig dyan sa kandidato ninyo. Tapos ngayon, para kayong nagkukumahog na ibalik sila. Bakit? Dahil napapansin nyo talagang napaakonti na ng mga nagsisimba. Nakakahiya tayo sa ibang sekta at reliyon. Kung makikita ng mga taga-ibang religion ang ating mga simbahan tuwing Linggo, hindi kaya pagtawanan tayo? Or dahil kaya sa kadahilanan na kumukonti ang koleksyon ng simbahang Katoliko, kaya ngayon, you reach out to the poor? Bumalik kayo sa simbahan dahil wala na kaming makolektang pera sa taong bayan. I hate to say this, pero parang ganun ang nakikita ko. Pero nung panahon ng kampanya, wala kayong pakialam. Bakit? Dahil kaya ang daming donation na bumabaha sa simbahang Katoliko, lalo na nung kampanya, eh ngayon tapos na ang eleksyon. Nanalo na si Bongbong Marcos. Ganun pa rin ang sitwasyon sa mga simbahan.
hindi pa bumabalik ang mga parishioners. Bakit? Dahil makikita mo, itong si Bishop Sock Villegas, imbis na pagkaisahin ang mga miyembro ng simbahan, eh pinaghihiwalay pa rin niya. Kung ano-ano pa rin paninira ang sinasabi sa kampo ni Bongbong Marcos, presidente na yun, ha? Pero kung makapagsalita siya, ganun pa rin. At hindi lang po nag-iisa yan si Sock Villegas. Marami pa rin pari na hanggang ngayon, hindi rin makamove on. Sabi niya, "The faithful are pointed to the virtue of Christian humility, which not only entails docility and heavenly orientation, but also solidarity with the lowly." Heavenly orientation? Heavenly orientation ba yon? Yung halos gawin yung santa, si Lenny Robredo? Meron pa kayong mga poster na, "Hail Lenny, full of grace, my vote is with you." Hindi ba't halos ilagay ninyo sa pedestal si Lenny Robredo? Na kahit sa loob ng simbahan, may mga nagsisigawan ng, "Lenny, Lenny, Lenny." Tapos sasabihin nyo, solidarity with the lowly? Eh hanggang ngayon eh, imbis na pagkaisahin ninyo, hindi nyo pinagkakaisa. Galit pa rin sa puso ang inyong itinatanim. Kaya ang daming mga Katoliko, lalo na yung mga BBM supporters, na parang ayaw nang magsimba. At karamihan sa kanila ay sa bahay na lang daw magdadasal, direkta pa sila sa Diyos. Nakakalungkot po talagang isipin. Hindi po ito nangyayari sa ibang simbahan. Sabi pa niya, "True humility must be expressed as solidarity with the last, the least, and the lost among us." Yun kasi ang goal ng simbahang Katoliko ng araw. Magkaroon ng pagkakaisa. Lalo na dito sa the last, yung nasa huli. The least, yung pong mga halos walang-wala. And the lost, dun po sa mga naliligaw ng landas. Pero sa mga nangyayari ngayon, hanggat itong mga matataas na opisyalis ng simbahan ay gumawa ng paraan at kalimutan muna ang politika, baka sakaling bumalik pa ang ating mga parishioners at mapuno ulit ang ating mga simbahan. Hindi po kasi talaga uubra yung dole outs lang. Hindi porke kayo ay nagbigay ng ayuda, nagbigay ng tulong, nagbigay ng mga donasyon sa mga mahihirap, ay tama na yun. Kailangan pong mag-set kayo ng example. Hindi po yung porke nagbigay na kayo ng ayuda sa mga mahihirap, eh okay na. Tapos na ang mission nyo. Hindi po ganun. At ang sabi dito, "Members of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines admitted their shortcomings, why the country is still far from our dream of a church of the poor." Tapos na kasi ang eleksyon. Siguro nabawasan na yung nanggagaling ng mga donasyong galing sa labas. Kumukonti na yung koleksyon sa simbahan. Kaya ngayon kailangan na silang i-gather ulit. Kailangan na naman ulit silang pilitin magsimba itong ating mga marginalized na mga kababayan. Sabi pa ng mga bishop ng CBCP, "We saw gaps and closed doors, mga pintuan na sarado in our work of evangelization." Sino ba ang nagsara ng pintuan? Kayo po ang nagsara ng pintuan ng simbahan. Kaya marami ang ayaw nang bumalik sa simbahan. Although hindi po nangangahulugan na sila ay tumitiwalag na sa simbahang Katoliko. I for one, kahit na ganito ang nakikita ko, I still believe in my faith, lagi ko pong sinasabi. And I believe in the Catholic Church. And I also pray na dumating yung panahon na kalimutan itong mga paring ito ang pamumulitika and go down to the grassroots. Go out, set forth once again for your mission to seek out those who are far, different, and excluded. Tanggalin nyo na po yung kulay. Kayo kasi mismo sa simbahan Katoliko eh. Meron kayong tinitignan na kulay. Ayaw nyo ng unity. Dahil ayaw nyo kay Bongbong Marcos at sa kanyang presidency. Wala na rin po kayong magagawa. Eh hiwalay po naman natin. Just for once,
ang pamumulitika. Ihiwalay muna natin sandali ang church and the state. And we concentrate on bringing back the lost souls, yung mga taong nawalan ng gana sa ating simbahan. All is not lost. Hindi pa po huli ang lahat. Let us not be the Catholic Church, be the laughingstock of other religions. At ito po ay magsisimula sa inyo dyan sa loob ng simbahan, lalo na po doon sa ating mga kaparian. Again, opinion ko lang po yung aking sinasabi. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ito lang po kasi ang aking nakikita. Kung meron po kayong opinion, comment lang po down below, and I will see you next time. Peace.